Patay ang dalawang residente sa Davao del Norte matapos ang rumaragasang tubig baha sa lalawigan nitong Miyerkules. Kasunod ng masamang panahon, dulot ng low pressure area ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa ulat nitong Webes, kinilala ng PDRRMC ang mga nasawi na sina Enting Layaw ng Tagum City at isang 5 taong gulang mula sa bayan ng Asuncion na kapwa na lunod sa baha. Sinabi ng PDRRMC na apektado ng baha ang 12,633 na pamilya o 52,712 na individual mula sa mga munisipalidad ng Kapalong, Asuncion, New Corelia, Santo Tomas, Carmen at Tagum City. Nasa 204 na hektarya ng iba't ibang high-value commodities na nagkakahalaga ng 4.9 million pesos ang nasira sa mga bayan ng New Corella at Kapalong. Sinabi ni Gobernador Edwin Jubahib na nagbigay ng tulong sa mga apektadong pamilya, lalo na sa mga nakatira sa mababang bahagi ng bayan ng Asuncion at Tagum City. Inutusan din ni Jubahib ang Provincial Social Welfare and Development Office na mamigay ng food pack sa mga apektadong pamilya. Aniya, patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamahalaang panlalawigan sa mga local government units para maihatid ang mahalagang produkto at serbisyo sa mga pamilyang naapektuhan ng baha. Samantala, ang Department of Social Welfare and Development sa Davao Region ay nagbigay na 123,348 pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya sa Davao del Norte. Yan ang ating balita ngayong hapon. Ito si Eloisa Dinglasan para sa The Newsfeed. The Newsfeed.